Kung nagustuhan mo ang video namin dito sa branch with my fellow Ashade, i-like mo lang. Subscribe ka kung ayaw mo naman. Thank you. Bye. Ito kami ngayon sa bagong branch. Malawak siya. Kung makikita niyo, napakalawak niya. Ayan. Ayan pang aking branch. Ayan, kita nyo. Yan ang table natin. Sulatan. Numbers. Ayan. Yung entrance natin. Ayan. Kung makikita mo, wala nakaupo dahil walang tao. Ayan. Ayan, taas natin. Ayan ang aming kwan. Table. Counter table. Ayun yung aming sa taas. May tape. Ang gandang tingnan. Hindi pa kasi tapos gawin. Ayan. Ayan si ating pinaka-poging si Anthony. Ang asset po ng LBC. Ayan. Kumusta ang iyong January 1? Ang over. Ha? Ang over. Ang over. Ah, okay. Nagpapatok ka ba kagabi? Eh? Sa labas. Hindi sa loob. Sa labas. Yeah. Ganda lang po buhay natin ngayong 2019, January 1st. Yan ang mga gawa. Tapos puntahan natin si ano, si EJ. Siya ay may hangover. Ano natutulog. Ang makita natin. Sabi niya, may hangover siya. Natutulog, kinukulbit ko na lang, hindi siya magising. Naglatag siya doon sa natulog, hangover. Ayun. Ngayong 2019, dito sa LBC, kung wala pa kayong insurance, meron kami ditong Kaagapay Insurance. Ayan. Napakamura lamang. Sa halagang 20 pesos. Naka-insured ka na. Ayan, meron tayong accidental death insurance. Ayan. Total permanent disability, 20,000. Meron din tayong partial disablement, dismemberment. Ayan, tama ba yun? And then, man tayong murder and approved assault. Ayan. Burial assistance. Accident only yan, ha? 5,000. And then, man tayong fire assistance, 5,000. Ayan. Meron tayong coverage na one month, 2 months, so, kahit ilan, hanggang 1 year. So, kung halimbawa 1 year, gusto mo maka-insured ka, 100 pesos. O, sa 100 pesos na, sa 100 pesos na yon, insured ka na buong taon. So, pwede kahit sino pwede dito. Age nito ay 7, tama ba? Kung di lang ako nagkakamala, 7 years old hanggang 65. Tapos meron pang beneficiary, ang isang member o principal ay meron siyang beneficiaries na 4. Ayan. Kaya sa nga pala itong ating insurance ay under ng Malayan Insurance. YGC member. Ayan. So kaya so good na sa LBC at mag-avail na ng Kaagapay Insurance. Yan po. So, kumagawa ako ng ganito kasi walang magawa. Walang magawa eh. Ano gagawin ko? Nakapaglinis na kami. Charot. Tapos nang gawain. Alaga naman ang ano, sumayaw doon sa labas para magtawag ng customer. Ay, may ganun ba dito? Hindi naman na.
Parang gusto ko pang lumabas. Mas malamig pa sa labas. Tignan tayo. Mag-aantay tayo. Tayo po ay magtitiga na lamang. At saka yung mga hindi pa pumupunta dito sa LBC, halimbawa hindi kayo marunong kung paano ba mag-incas sa LBC. Meron tayong form dito na pipil upan. Ito, kulay dilaw. Ang ating incasment form. Sa incasment form, nakapalaw po dito kailangan meron kayong dalang ID. At maganda kong government ID para kung sakaling wala kayong LBC card o KYC, yun po yung access card natin para makapag-receive or makapag-send ng money through LBC. So, meron dito tayong issuehan kayo. So, dito sa una, pag kung paano mag-incash, ito po lahat ay information ng kukuha ng pera. Yan, dito, yung iyong surname, ito yung first name, and middle name. At saka huwag niyong kakalimutan po yung contact number na nakalagay dito. Dapat dito yung contact number. And then, dito naman sa manod ay yung consignee's present address. Ayan. And then, your birthday. And then, we have also, we need provide the tracking number in order to receive your money. So, hindi mo siya makukuha kung wala kang tracking number. And then, dito naman is yung ira-write niya yung kung magkano yung expected amount to receive. And then, this portion naman is consignee of beneficiary or representative signature. So, ito lang dito naman. Ito ay para lang sa amin. So, huwag niyong pipilakan. Ito ay sa inyo. So, napakadali lang kung paano kumuha. So, huwag niyong kakalimutan ang magdala ng valid ID. Mas maganda po ay government ID. Okay? Yan. At saka meron pa tayo dito kung sakaling hindi pa kayo marunong magpadala ng pera. Doon din kami ditong tinatawag na remittance form. Ari yung kulay gray na mahaba. Ito siya. Remittance form. Ang remittance form naman, meron tayong portion dito. Ito yung peso pa. So, i-check nyo lang sa peso pa. Ay, yung ano pala, yung branch pick up. Yung branch pick up. Andiyan siya. May peso pa, yung deliver. Yung peso pa, halimbawa, yung iyong member of the family, hindi po makapunta ng branch ng LBC. So, tayo po nag-a-accept ng door-to-door na pera. So, yun din tayo dito. Aring mobile limit ko. Wala naman to. Yung RTA o limit to account, kung sakaling ayaw nyo na for pickup sa LBC, ay pwede naman to i-diretso mismo dun sa banko o sa ATM ng inyong nais padalhan. So, dito naman sa portion na to, ito naman ay yung name ng information, shipper's information. Dito naman yung surname, first name, and then yung middle name. And then, sa ilalim naman ay yung contact number mo. Tapos, sa kabilang portion naman, dito naman yung consignee's information or yung information ng papadalhan. So, nakalagay dito naman yung surname, first name, and middle name. And then, dito naman yung address kung saan nasaan siya. So, halimbawa sa Manila, yung kung city lang. And then, huwag makakalimutan yung contact number. Yung contact number, ang LBC naman po ay nag-send ng information na meron pong darating na money. Pero, kayo pa rin po yung mag-send ng money. Control o tracking number. Yung po, para security purposes lang yan. And then, dito yung amount in word or figures. And then, don't forget to sign up here. Yan, this version. So, napakadali lang naman na mag-fill up.
So, wag yung ang pagbagay, wag ang pinaka-importante, hindi kayo makamagpadala, hindi kayo makakakuha ng pera kung wala kayong kailang valid ID. So, yun. Yun lang. Thank you. Happy morning po. Hello po. Saan ba yung pagbayad? Ano pa ba yan? Hindi papadala sa